Ang Avenue 5 ay isang luxury passenger spaceship na nasa kurso para sa 8 linggong paglilibot sa Mars at Saturn. Pag-aari ng sira-sira na bilyonaryo, Herman Judd, ang sasakyang pangkalawakan ay kasalukuyang inookupahan ng higit sa 5,000 mayayamang pasahero na lahat ay gusto ng isang sulyap sa solar system. Ang space crew ng Avenue 5 ay pinaniniwalaan na ang pinakamahusay sa mundo at ito ay pinamumunuan ng isang bihasang Amerikanong kapitan, Ryan Clark. Ang Avenue 5 ay mayroon ding impenetrable shield na nagpoprotekta sa mga pasahero mula sa mga mapaminsalang radiation at isang masaganang supply ng oxygen na maaaring tumagal ng hanggang 3 taon. Gayunpaman, isang araw, dahil sa isang hangal na pagkakamali, ang kapalaran ng 5,000 mga pasahero ay nakabitin sa isang thread. Ang may-ari, si Judd, na kilala sa pagiging bata, ay gustong magtakda ng record sa pagkakaroon ng pinakamalaking yoga class sa kalawakan. Kaya, hinihiling niya ang halos 1,000 pasahero na pumunta sa daungan ng barko at magsagawa ng yoga. Nag-overload ito sa lugar ng daungan at nagsimulang mag-malfunction ang barko. May warning sign sa control room, ngunit kapag engineer Billy, hindi ito pinapansin, ang barko ay nakakaranas ng tinatawag na gravity flip. Dahil dito, ang lahat ng mga pasahero ay itinapon mula sa kanilang mga paa at inilunsad sa isang gilid ng spaceship. Naganap ang kaguluhan dahil marami sa kanila ang malubhang nasugatan ng mga nahuhulog na labi. Ito ay nagpapatuloy ng ilang minuto, ngunit ang inhinyero mula kanina, Billy, sa wakas na mamahala upang dalhin ang sitwasyon sa ilalim ng kontrol sa pamamagitan ng paghila ng isang pingga. Sa wakas, nabawi ng barko ang gravity nito, ngunit isa pang engineer na nagngangalang Joe, na nag-aayos ng isang bagay sa labas ay napatay. Kasunod nito, nag-anunsyo si Kapitan Clark at sinabihan ang lahat na maging mahinahon. Ipinangako rin niya na ang pag-iling ay isang maliit na abala lamang at ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol. Gayunpaman, hindi niya napagtanto kung ano ang malapit nang mangyari sa kanya at sa Avenue 5. Pagkatapos ng anunsyo, patuloy na sinusubukan ni Clark na makipag-ugnayan sa engineer na si Joe, na hindi napapansin ang katotohanan na siya ay patay na. Noon lang, nilapitan siya ni Billy at nagpahayag ng nakakagulat na balita. Sa una, binanggit niya na ang spaceship ay makakaranas ng isang knock-on effect dahil sa 5,000 mga tao na nabasag sa isang gilid ng barko. Pagkatapos, ibinunyag niya na namatay si Engineer Joe bilang resulta ng gravity flip. Nang marinig ito, nagulat si Clark at iniwan niya ang eksena ng may galit. Sa lupa, sa punong tanggapan ng Judd Galaxy, pinapanood ng control room ang lahat ng nangyayari sa kakilakilabot. Ang pinuno ng misyon, Rob Mucler, nagsasagawa ng pag-scan ng sasakyang pangkalawakan at nakatanggap ng mapangwasak na balita. Dahil sa knock-on effect, ang Avenue 5 ay napalampas ang trajectory nito at ang pagbabalik ay hindi isang opsyon. Nangangahulugan ito na ang nakaraang 8 linggong paglalakbay nito ay pinalawig na ngayon sa 3 taon. Tinawag ni Rob si Judd, ang kanyang katulong, si Iris, at ang iba pa ay nagtungo sa silid ng pagpupulong at ibinunyag ang balita, na halatang nakakabasag sa kanila. Sa init ng sandali, nagsimulang magdaldal si Captain Clark sa isang British accent. Pakilagay ng editor ang clip dito, nagulat ang lahat ng marinig ito dahil inakala nilang siya ay Amerikano. Ito ay kapag si Clark sa wakas ay naging malinis. Ibinunyag niya na isa lamang siyang British actor na kinuha para mag-ujok sa mga tripulante at mga pasahero sa kanyang makikinang na mga talumpati. Nangangahulugan ito na wala siyang ideya kung paano magpatakbo ng isang sasakyang pangkalawakan at lahat ng mga kwento tungkol sa kanyang katapangan sa kalawakan ay kasinungalingan. Nang marinig ito, galit na galit si Judd at ang iba pa, at nagtanong sila kung sino ang tunay na kapitan. Sa mahinang boses, sinagot ni Clark na si Joe, ang inhinyero na namatay kamakailan. Si Joe rin ang nag-hire sa kanya, dahil mayroon daw siyang weak social skills. Sa susunod na eksena, si Clark, na isa pa ring pinalamutyan na bayani para sa mga pasahero, kasama ang engineer na si Billy, ay gumawa ng anunsyo sa harap ng lahat. Ibinunyag nila na ang Avenue 5 ay nadulas, at ngayon, maaaring tumagal ng humigit kumulang 3 taon bago sila makauwi. Gayunpaman, tinitiyak ni Kapitan Clark sa kanila na ang mga inhinyero ay nagtatrabaho araw at gabi upang makakuha ng ligtas na daanan. At na sila ay ganap na wala sa panganib. Isang masungit na pasahero, si Karen, ay humihiling ng higit pang mga sagot at ipinangako ni Clark na ipaliwanag ang lahat ng detalyado, ngunit pagkatapos lamang nilang bigyan ng tamang pagpapadala si Engineer Joe. Dahil hindi inaasahan ng spaceship ang anumang sakuna, hindi ito kinarga ng mga otoridad ng anumang kabaong. Ngunit ang nakakagulat, ang egoistic na si Judd ay nagdala ng isa kasama niya na binubuo ng solidong ginto. Ang kanyang katulong. Si Iris, ay humiling na ibigay niya ito para sa libing ni Joe, kung saan siya ay atubili na sumang-ayon. Nang maglaon, habang si Clark ay nagkukunwaring gagabay sa barko sa control room, dumating ang isang engineer na naka-shorts na nagngangalang Cyrus na may dalang tablet at ibinunyag na nakahanap siya ng mas maikling ruta patungo sa lupa. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, maaari silang makauwi sa loob lamang ng 6 na buwan.
Tuwang-tuwa, ibinahagi ni Clark ang balita kay Judd, at agad siyang inutusan ng huli na ibunyag ang impormasyong ito sa mga pasahero. Pero tutol si Billy. Iminumungkahi niya na bigyan nila ang pagkalkula ng ilang mga pagsubok dahil kilala si Cyrus sa pagmamalabis ng mga bagay. Sa kasamaang palad, isiniwalat na ni Clark ang impormasyon sa chatterbox, si Karen naman ang nagsabi nito sa lahat. Nang maglaon. Sa seremonya ng libing ni Engineer Joe, nilapitan ni Billy si Clarke, at binalaan siya na ang kabaong ay masyadong mabigat at maaaring magdulot ng mga problema, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kabaong ay inilunsad sa kalawakan, ngunit dahil sa sobrang bigat nito, nagsisimula itong paikutin ang orbit ng spaceship. Ngayon, ang kabaong ni Engineer Joe ay sasamahan sila kahit saan sila magpunta. Sa ibang lugar sa mundo, ang pinuno ng misyon, nagsasagawa ng pulong si Rav sa NASA. Para kumbinsihin sila para sa isang rescue mission. Di nagtagal, tinawagan ni Rav si Judd at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang nakakatakot na sitwasyon sa Avenue 5. Ang plano ay upang makakuha ng simpatya mula sa NASA at simulan ang rescue mission sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, iginiit ng mayabang na si Judd na nakahanap na ng solusyon ang kanyang koponan sa tulong kung saan babalik sila sa loob lamang ng 6 na buwan. Pagkatapos ay nanunumpa siya sa NASA at sinabihan silang mag-flash off bago tapusin ang transmission. Sa parehong araw, lumalala ang mga bagay. Pumanaw ang 3 pasahero na malubhang nasugatan sa nangyaring knock-off na sakuna mula kanina. Sa pagkakataong ito, mismong si Billy ang nagdidisenyo ng mga kabaong at ginagawang mas magaan at transparent ang mga ito para hindi sila umikot sa spaceship. Ang seremonya ng libing ay napupunta gaya ng dati, ngunit nang ilulunsad na nila ang mga kabaong, saglit na ibinaba ni Rav ang gravitational pull sa loob ng spaceship. Hindi ito nagpapadala sa mga pasahero na nag-crash tulad ng dati, ngunit gayunpaman, lumulutang sila sa hangin ng ilang sandali. Tulad ng para sa mga kabaong, hindi sila nakakakuha ng sapat na kapangyarihan para sa paglulunsad at dahan-dahang ipinadala sa labas. Ngayon, umiikot din sila sa Avenue Negativo Siam kasama ang gintong kabaong ni Joe. Ang kaibahan lang ay dahil transparent ang 3 kabaong na ito, kitang-kita ang mga bangkay. Kinabukasan, pumunta si Clark sa dining room kung saan napansin niya ang pagtaas ng impluensya ni Karen sa mga pasahero. Napansin din niya na ang kasalukuyang pinuno ng mga relasyon sa customer, Matt Spencer, ay nagdaragdag lamang ng gasolina sa mga umiiral na problema. Kaya naman, nagpasya siyang anyayahan si Karen sa kanyang opisina para sa isang pulong na mapapakinabangan nilang dalawa. Nang maglaon, nag-usap ang dalawa tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari sa isang baso ng alak. Sa kasamaang palad, kahit na sa pagkakataong ito, si Clark ay nadala at nagsimulang magsalita sa isang British accent. Kapag ang kanyang saplot ay hinipan, sa kalaunan, ay lumalabas siya at nagbubunyag na siya ay hindi isang kapitan. Gaya ng inaasahan, ikinagalit nito si Karen at nagbanta siyang ipaalam ito sa lahat ng pasahero. Ngunit pinatahimik siya ni Clark at inalok sa kanya ang tungkulin ng senior liaison officer. Ang kanyang tungkulin ay makipag-chat sa mga kliyente at kumbinsihin sila na sila ay ganap na ligtas at babalik sa bahay sa lalong madaling panahon. Nag-aalinlangan pa rin si Karen ngunit sa huli ay nagbago ang isip ni Clark sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang presidential suite. Maya-maya, habang naglalakad si Clark sa hallway, ang engineer kanina, lumapit sa kanya si Cyrus na may dalang masamang balita. Ibinunyag niya na mali ang pagkalkula niya sa bigat ng sasakyang pangkalawakan noong huling pagkakataon, kaya mali ang kanyang pag-aakala ng 6 na buwang pagbabalik. Ngayon, ang orihinal na oras ng pagbabalik ay 6 na buwang karagdagan sa kasalukuyang 3 taon na hinulaang mas maaga. Nangangahulugan ito na abuti ng 3 at kalahating taon para makabalik sa lupa ang Avenue 5. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang mabawasan ang timbang at sa makatuwid ang tagal. Kung sa paanuman ay nakakapag-chock sila ng humigit kumulang 500 pasahero sa kalawakan, maaari silang mag-orbit ng mas mabilis. Ngunit tulad ng inaasahan, agad na tinanggihan ni Clark ang ideya at lumayo. Nang maglaon, nakilala niya ang bagong liaison officer, Karen, at ibinalita sa kanya ang tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan niya itong ipahayag ito sa karamihan sa pinakamatahimik na paraan na posible upang hindi sila magdulot ng kaguluhan. Obligado si Karen at gumawa ng isang madamdaming kwento na nagpalakpakan sa mga tao kahit pagkatapos niyang ihayag na uuwi sila sa loob ng 3 at kalahating taon. Samantala, nagpasya si Clark na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Tumungo siya sa control room ng spaceship at nagtanong sa mga inhinyero sa anumang bagong update. Ngunit ang nakakapagtaka. Lahat sila ay paulit-ulit sa parehong mga sagot na parang kabisado na nila ito. Ito ay kapag dumating si Cyrus doon at ipinahayag na ang lahat ng mga inhinyero dito ay talagang mga bayad na artista. Kinuha sila ni Judd para mapabilib ang mga pasahero sa kanilang kagwapuhan. Nang marinig ang lahat ng ito, nagalit si Clark at nagsimulang sumigaw muli sa wikang British, kaya't hinipan niya ang kanyang takip sa harap ng lahat ng aktor.
Pagkatapos niyang gawin ang kanyang pagsabog, tinanggal ni Billy ang carpet at binuksan ang isang maliit na pinto na humahantong sa isang masikip na basement. Doon, maraming tao ang nakikitang nagtatrabaho sa mga computer. Inihayag ni Billy na sila, sa totoo lang, ang mga tunay na inhinyero ng sasakyang pangkalawakan. Siya at si Cyrus ay bahagi rin ng kanilang koponan at nagtatrabaho sa ilalim ng radar mula noong unang araw. Ang paghahayag ay nag-udyok kay Clarke sa isang mas malalim na kailaliman ng pagkalito at nagsimula siyang magtaka kung mayroong anumang bagay na totoo sa Avenue 5. Sa susunod na eksena, tumungo siya sa basement at nakipag-socialize sa mga lalaki sa loob ng ilang beer. Sa kanyang pagtataka, pila sila ay mga chill na tao na nakangiti at masaya pa rin sa kabila ng malungkot na sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Maya-maya, nag-organisa si Judd ng isang party sa kanyang suite upang gumaan ang mood. Sinamahan din siya ni Karen, Clarke, at Iris at ang apat ay nagsimulang mag-brainstorming ng mga ideya para makabuo ng diskarte sa PR. Nais nilang ipaalam sa mga tao pabalik sa lupa na sila ay ligtas at namumuhay ng komportable. Si Clarke at Iris ay nakabuo ng mga intelektual na plano, ngunit tinanggihan ni Judd bilang Judd ang bawat isa sa kanila at iminungkahi na kumuha sila ng litrato kasama ang mga bata malapit sa kompartamento ng wetsuit. Ang kompartimento na ito ay may pinakamagandang tanawin sa kalawakan. At ito rin ang kalasag na nagpoprotekta sa spaceship mula sa mapaminsalang radiation. Ano ang mga bahagi ng kalasag? Well, ito ay dumi lamang ng tao. Walang pag-aksaya ng oras, daan-daang pasahero, karamihan ay mga bata, ang tumungo sa lugar para sa perpektong larawan. Upang gawing mas kapani-paniwala ang eksena, hiniling ni Jude ang isang tao na lumapit at pindutin ang isang random na pindutan. Asawa ni Karen, Frank, mga voluntaryo, at ginagawa ang trabaho. Sa kasamaang palad, sa parehong oras, dumaan sila sa isang random na bituin na ang gravitational pull ay pumutok sa third shield. Ito ay nagiging sanhi ng paglabas ng dumi ng tao sa isang nakababahala na bilis. Ngayon, kung hindi ito mapipigilan ng madalian, ang antas ng oksigen ay mauubos at papatayin ang lahat. Dahil itinuturing pa rin ng mga pasahero bilang bayani si Captain Clarke, hinihikayat nila siyang lumabas at ayusin ang problema. Iniwan na walang pagpipilian at ubili siyang sumang-ayon. Sa pamamagitan nito, pinagkakasya siya ng mga inhinyero sa isang spacesuit, nilagyan siya ng comm, at pinalabas siya ng spaceship. Habang ang mga pasahero sa loob ng Avenue 5 at ang iba pang bahagi ng mundo ay mahigpit na nagmamasid. Si Clark ay patuloy na lumulutang ng hindi regular, dahil, siya, syempre, ay walang kadalubhasaan sa lugar na ito. Gayunpaman, sa tulong ng ilang mga tagubilin mula sa mga inhinyero, naabot niya ang lugar kung saan pumutok ang kalasag ng turd. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay paikutin ang pingga at itigil ang pag-apaw. Ngunit ang gawain ay hindi madali dahil ang pingga ay nakajam na nakasara, at ang puwersa kung saan lumabas ang dumi ay nagdudulot ng maraming presyon sa paligid. Sa kabutihang palad, dumating din doon si Billy, at ang dalawa, magkasama, ay pinamamahala ang isara ang pingga, kaya't natigil ang pag-apaw. Ang buong mundo ay sumabog sa tagay, at si Kapitan Clarke ay naging isang magdamag na sensasyon, na labis na ikinainis ni Billy, na parehong tumulong. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang sakuna, ngunit ang dumi ng tao, na inilunsad sa kalawakan, ay nagsimula na ring umikot sa spaceship. Noong gabing yon, ang Avenue 5 ay dapat mag-host ng isang midway home party na maggunita sa pagtatapos ng kanilang ika-negatibo 4 na linggo sa kalawakan. Gayunpaman, dahil mananatili sila sa susunod na 3 at kalahating taon, at ang mga mapagkukunan para sa party ay nakabook na, nagpasya silang magkaroon ng isa paghahati 45-tiit na paraan sa home party. Ang isang stand-up comedian na nagngangalang Jordan ay dinala sa entablado para gumaan ang mood. Ngunit lahat ng kanyang mga biro ay maaaring pilay o ang karamihan ay nakakagambala sa kanya. Asawa ni Karen, si Frank, na halos kabilang sa karamihan, ay tumatanggap ng mga banta mula sa kanyang mga kapwa pasahero dahil naniniwala sila na ang pagpindot niya sa buton ay naging sanhi ng buong insidente ng tae. Hinihiling nila na itapon siya sa sasakyang pangkalawakan, at si Judd, sa isang lasing na estado, ay nagsimula ring suportahan sila. Hindi nagtagal, dumating doon ang ilang security officer, at pilit na dinadala si Frank. Mukhang itatapon na talaga nila siya sa spaceship. Desperado na sinabi ni Karen kay Judd na huwag gawin ito, ngunit hindi siya nakinig. Sa kabutihang palad, bago natapos si Frank, si Clarke, na ngayon ay isang iginagalang na tao, ay umakyat sa entablado at hinihimok ang karamihan na manatiling kalmado. Pagkatapos ay ipinaunawa niya sa kanila na hindi si Frank ang sanhi ng insidente, ngunit ang gravitational pull ng isang kalapit na bituin. Pagkasabi nito, hinimok niya si Judd na ibalik si Frank. At pumayag ang huli. Hindi nagtagal, pinalaya si Frank mula sa kustodiya, ngunit sa halip na pasalamatan si Clarke, sinuntok niya ito ng diretso sa panga. Nagsimula na pala siyang maghinala sa kapitan ng pagtulog sa kanyang asawa, dahil palagi silang magkasama. Samantala sa mundo, pinapanood ni Rav ang footage ng party, at umaasa na ang mga tao ay makakalabas ng buhay.
Nagtatapos ang episode habang patungo siya upang makipagkita sa Pangulo ng Estados Unidos para sa tulong.